sing, dear Gleeman, sing, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Oh, my heart to him I give, ever to him I cling. In his blessed presence live, ever his praises sing. Love so mighty and so true, Mary's thy soul's best song. Faithful love in service to him belongs. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by his love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows his will obey. He your savior wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Blessed Thursday evening, Team Focus! Focus! Magandang gabi-gabi sa inyo lahat! Yes! Yeah, magandang gabi! Ayan na, yun! Tataranta na po siya! Ayan! Pag-ananda mo niya! May reverb, yan! Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite evening show. Primetime show. Every Thursday. Primetime show every Thursday evening. None other than staying alive. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat mga Facebook viewers namin na nanonood nationwide and worldwide. Keep tuning in and we're praying that we will be a blessing to you all for this evening. All right, Sir Manging, magandang gabi sa'yo. Yan. Hindi, kasi masyado malakas kanina. Kaya tanggal lang naman. Yeah. Sobrang hina. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay North, South, East, and West Corner. Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, to all the area leaders that are watching with us, shoutout sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nasa Team Focus na nasa Station Facebook Live, sa lahat ng mga areas, anumang areas kayo ngayon, kayo man ay nasa Area 51, no? Shoutout sa inyo lahat. And keep tuning in, share the link, and tag the names of your friends and relatives. Yeah. Sir Dominic. Man, binabati ko nga pala yung grupo ko, Trusted Timothy. I hope kayo ay nakikinig dyan. And of course, at Team Bravo, shoutout sa inyo. And of course, shoutout din sa mga sinenda ko pa ng link. Iba sa inyo, lalong-lalo na kay Madami. I know you're watching. Promise, uwi ka agad ako. Wait lang. Hindi totoo yan. Ay, lagi naman po. Lagi ito, ma'am. Lagi nang sinasabi ko. Lagi naman tumaaga, umaalis dito. Pagkatapos ng staying alive, me, umiis ka po na siya kagad. Oh, hindi ko lang alam bakit ganun ang sabi mo nga sa inyo. Ewan ko lang, ha. Pero ganun pa man, shout out din sa Team Skyflakes. What? Team Skyflakes, ma'am. It is Team Bravo, eh. AC. Diba, hindi, shout out sa Team Hansel. Team Bravo Biscuit. Shout out sa Team Hansel. Hindi, ano yan? Yung pambata? Ano yan?
Tiger. Marie. Shoutout sa Team Marie. Shoutout sa Team Marie. Oh, Marie. Yeah. Bira, yan yung favorite na ice ni. Yan yung biscuit na kahit matanda, aagawan talaga yung bata. Oo, totoo yan, totoo yan. Siya yung tipong ilalapag mo pa lang sa dila mo, tunaw na. Oo, hindi ko maalim. Parang ostya yun eh. Oo, pag dumikit sa ngalang-ngalang mo yun, makasalanan ka eh. Yeah, anyways, again, Sir Makis and Dominic, nandito na tayo sa last Thursday. Man. By the way, shout out nga pala kay TJ. TJ. TJ Monte. Ay, di pala. Shout out kay TJ Rico. Rico. Ang anak ni Bridger Dextros. Yeah. Na Dextros. Minsan lang magkaroon ng kaarawan. Sir Jinggoy, yan. Minsan lang. Alam mo, dyan ako hindi bumilib kay Jinggoy. Bakit naman? Tanggalan mo ng kasiyahan yung anak mo. Grabe ka naman. 29 na kala yung birthday mo. 29. Oh, anyway, again, happy birthday sa inyo, sa iyo, TJ. Yan. Coming from your titos. Yan. Yes. Alright, anyways, again, nasa last Thursday na tayo, Sir Makis. At huling araw ng buwan ng Pebrero. Yes. So, ano, 29? Yes. Alam mo naman, bukas Marso na. Alam mo naman pagka tina-timing na Diyos yung mga programa natin sa Tenga Live. Talagang yes. On point tayo. Talagang ito na yung sinasabi nating inaabangan natin kung sino ang makakalaya at sino ang mananatiling nakakulong. Meron pa tayong isang abangan. O meron na tayong isang inabangan. Ano? Alam mo na, warden ako eh. Ayun ka pala, warden. Yes. Mukhang may pinasok ka na. Yes. Meron na akong subject for iwahig. Alcatraz? Naman. Oh, Alcatraz. Kasi kasaway ka eh. Oh, okay. Layo ko dito. Subject for the island of Patmos. Yeah. Yes. Sambahin sa ano? Skong? Hindi. Talagang, Patmos. Anyways. Ito na nga, sir. Meron pa isa eh. Yan. Tinan natin kung sino ang makukulong or mapapiansahan. Yan. Ayan ang magandang abangan. May mga napiansahan na. Yes. May mga napiansahan na. Wag sa madalit sabi ngayon, tayo ay nakatapak sa Korte Suprema. Yes. Yan ang pinakamaganda ngayon. Sir Dominic, magkaroon tayo ng konting quick recap from the whole month na topic natin na tinatawag nating Victims of Love. A broken love affair. Iba yun eh. Sorry. Okay, gusto ko lang pong basahin muna yung main text natin. Romans chapter 12 verse 2. Talagang pambiktima ka ng love ah. Sabi mo kasi Romans chapter. Yeah. Romans. Masyado mong ano? Romans. Okay, Romans. Yeah, Romans. Yeah, Romans chapter 12 verse 2. Sabi po dito sa Bible, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Yan. Na, alam nyo, Team Focus, ang ganda nung topic natin, lalo na nung first Thursday ng... Sabi kasi tuloy. First Thursday ng Staying Alive. Diba? Pinag-usapan natin, lalo na ano, sabi doon, ang ganda ng simula natin ng taong 2024. Bakit? January pa lang, na binabad mo yung sarili mo sa pag-involve sa simbahan. So in other words, nag-involve ka sa totoong pagmamahal. Amen. Diba? Yan yung Team Focus. Ngayon na nag-involve tayo sa totoong pagmamahal, ang challenge naman sa atin ng mundo ngayon, hindi pala mundo, ng Diablo, yan ba talaga yung pagmamahal na gusto natin? Yeah. Diba? Yan yung unang tanong na diniscuss nung first Thursday ng Staying Alive. Kaya Team Focus, Iyan ang tanong eh. Kasi maraming bata, maraming kabataan ngayon napapa-focus sa maling pagmamahal. Okay. Alam nyo na yan. Pero yung pinag-usapan nun, alam mo na, nag-involve ka na, alam mo na yung totoong pagmamahal, pero bakit tumitingin pa tayo doon sa pagmamahal ng mundo? Kaya nagiging, anong tawag doon? Anong tawag sa atin? Kaya ang nangyayari sa atin, nagiging victims of love. Kaya next week, kinasunod na Linggo, nag-open ng bagong verse si Sir Jow sa 1 John. Gusto kong basahin niya kasi maganda po eh. 1 John chapter 2, verse 7. Gusto natin na. 1 John chapter 2, verse 7. Ang sabi doon, brethren, tama ba yun? Yeah, 1 John chapter 2, hindi verse 7. Verse number 15. 15 ba yun, sir? 15. Yeah, tama. Verse 15, sorry. 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father
is not in Him. Man. Yan ang ano eh. Kasi pinag-usapan doon sa pangalawang episode ng February, ang pagmamahal, ano, team focus ng mundo, walang totoong happiness doon. Diba? Naka-focus yung pagmamahal na yon doon sa kasiyahan na pangsaglitan lamang. Diba yung ano eh, may sinabi doon si Sir Maki na yung happiness na mararanasan natin sa pagmamahal ng Diyos ay for the future. Pero yung pagmamahal na dinadala sa atin ng mundo ay panandalian lang, yung pang ngayon. Kaya diba yung narinig nyo yun, lagi nating naririnig sa mundo, you only live once. Kaya gusto ng mga kabataan, ngayon na. Ngayon, pag yung ngayon na hindi pala nag-prosper, sinira, ayun, saglit lang yung kasiyahan. Right, right. So, di ba, yun ang pinag-usapan nun. Pero, after nyan, alam na natin, after all that, nag-involve ka, alam mo na yung totoong pangumahal, marami pa rin kabataan ang pinipili na maging victims of love. Di ba? Pinipili ng maraming kabataan ngayon. Ang pangit na nangyayari ngayon, biruin nyo yung focus, after all this, for example, itong February, nakikita namin dito sa comment section ang lakas ng amen mo. Di ba? Makikipagbiruan ka doon sa mga nagbibiruan sa comment section. But after this, marami pa rin kabataan ang pipili na maging victim. Di ba? Intindihin nyo na lang. Naalala ko yung sinabi noon, paano pag may nangyaring tag na to, corrupt fruit yan or maling bunga, yung pagmamahal na yan. Di ba yung binigay na example ni Sir Maki noon, paano kung nabuntis ka, sasabihin mo, blessing, hashtag blessing. Tapos ano yung sinunod na sinabi ni Sir Jao, yung pag, ano yun eh, yung fame, yung shame mo, yun yung naging fame mo. Na, mas naging kilala ka doon sa kahihiyan na dinala mo, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Diba? Diba? Kaya team focus, tandaan natin, huwag natin hahayaan na manatili tayo na maging victims. Ang sinabi doon, dinugtong ulit ni Sir Maki nung episode 2, learn how to transform. Learn how to transform. Kasi di ba pinipili ng kabataan na maging victims, ang magandang gawin natin, matutunan natin, pilitin natin yung sarili natin na matuto na mag-transform. Choose to transform. Yun yung pinag-usapan nung second episode. And then, nung pangatlo, ito na nga, yung sinasabi na pagdating sa pagmamahal, ito na, nagfo-focus na dun sa pagmamahal natin sa Panginoon. Invest natin yung mas maganda na pagdating sa pagmamahal ng Panginoon is naka-focus tayo dun sa will, dun sa will of God, sa word of God, and of course, sa time of God. Bakit time of God? Kasi marami sa atin nga, masyado tayong nagmamadali. Diba? Kaya sinabi ni Sir Jao noon, siya ang nagsalita noon, sabi niya, love your transformation. Yes. Kasi pag hindi mo minahal yung transformation mo, ito ha, magamat ibang medyo ano yun ha, pero ito yung ating focus, pag hindi mo minahal yung transformation mo, basically, parang sinabi mo na hindi mo minahal yung pagiging Kristiyano mo. So magtataka ka agad, talagang ligtas ka ba talaga? O, di ba? Balik tayo dun sa victims of love. Baka hindi ka captured ng pagmamahal ng Diyos. Or worst, baka hindi ka pa pala ligtas. Di ba? Pero iba yung focus. Ito yun, dito tayo sa ano, sa pinag-usapan natin. Love your transformation. Kasi maraming kabataan yun, sinabi dun sa episode na yun, madaling magsawa. O, di ba? January, we are so hot. Talagang excited. Yeah. Bakit yung word ko? Basta, we are so excited. Mainit tayo, ano? Masyado tayong excited. Mainit tayo sa gawain ng Panginoon. Nag-i-involve tayo sa area. Pambir, talagang ikaw pa yung gigising sa area leader mo pagdating sa area. Pero tignan mo yung focus. Nung dumating yung buwan ng Pebrero, nasaan na nakafocus yung pagmamahal natin? Kaya madaling magsawa ang young people. Kaya sinabi ni Sir John ng episode na yun, love your transformation. Kasi yan ang totoong pagmamahal. Yan ang totoong pagmamahal. Then, last week, Romans chapter 12 verse 9. Romans chapter 12 verse 9. Sabi dun sa verse, Romans chapter 12 verse 9. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Diba yung pinag-focus dun ni Sir Maki last week? What is dissimulation? Hiding behind a false appearance. Maraming kabataan yun dahil sa akala nila yun yung magandang pagmamahal. Yun pala fake na. Di ba? That's why we think na akala natin
ato yun eh, gusto ko yung idagdag dun sa sinabi ni Sir Maki, di ba? Akala natin, pag meron tayo nung, meron yung ibang tao, is mature na tayo. Di ba? Akala natin, yung kunyari, Sergio, may asawa na. Pag akala ko na may asawa na ako, tapos akala ko mature na ako, pero hindi pa pala. Yan ang nangyayari na, yan yung ginagawang fake ng mundo sa atin na team focus. Pag akala mo meron ka ng shoota, meron ka ng boyfriend, girlfriend, yung maturity na yon, tama na yon para sa'yo. Kaya madali tayo magsawa, wala tayo dun sa totoong pagmamahal. Di ba yan ang sinabi? Worldly love, pag nag-focus tayo dyan, pinapakita lang natin na bilang Kristiyano, hindi tayo captured ng pagmamahal ng Diyos. Tayo ay biktima ng Diablo. Instead na tayo ay gumaganda pa, lumalapit dun sa pagmamahal ng Diyos, imbis na yung pagmamahal natin, ano yung team focus, balik tayo dun sa main verse natin, imbis na yung pagmamahal natin ay holy, acceptable, perfect, yung will ng Diyos ang pagmamahal natin, ang nangyayari, dissimulated love. So, fake na love, team focus. Kaya team focus, isipin natin yan. Instead na mag-focus sa pagmamahal ng mundo, imbis na maging victim, gusto ko yung balikan yun eh. Learn how to transform. Choose to transform. Pilitin mo team focus kasi pag di mo pinili yan, yung consequences ng pagmamahal ng mundo ay hindi natin yan gusto. Diba? Kaya tingnan nyo team focus. May mga young people na after nilang gawin yung pagmamahal ng mundo, may suffering sila na nangano. May suffering sila na nararanasan. Then, ano nangyayari? They will play the victim. Eh, wala, brad eh. Kanalaunan, papatawarin din naman tayo ng parents natin. Tatanggapin din naman tayo ni pastor. Ay, patay. Hahayaan mo pa ba na maging ganun ang buhay natin, team focus? Yan ang pinag-usapan natin ng mga nakaraang episodes. So dapat, tandaan natin, team focus, choose to transform. Be captured by the love of God. Yan, sir. Yan yung mga pinag-usapan natin from last week. Yan yung pinag-usapan natin from the past weeks na meron tayo sa ating topic about victims of love. Kaya dito nga, Sir Dominic, Sir Maki, dito mo mati-check talaga kung ano ang kalagayan ng isang young people. Yes, sir. You see, dito nyo makikita, team focus, kung ano na kayo, ano na yung kalagayan nyo bilang isang Kristiyanong kabataan. Amen. You see, if yung pagiging Kristiyanong kabataan mo ay motivated ka or it is founded, it is really established actually, let's just say it is established by the true love. Ito kasi yan eh. Ang ganda nung kinanta nyo kanina, Sir Dominic. Gusto nyo, mag-usapan namin ni Sir Maki. Since tamang-tama siya for the last topic, last episode ng topic natin ng victims of love. Para mawala kayo, for you to be out of this misery ng pagiging biktima ng pagmamahal ng mundo, what you need to do is a love that can lift you. Marami na kayo na nandito sa victims of love. Marami na young people. Marami na bibiktima. Ang nakakalungkot nito minsan, Sir Maki, Sir Dominic, ang nakakalungkot nito is that nakakapakinig na tayo ongoing on this topic, yet may biktima. Amen. Amen, sir. You see kung gano'ng ka-reality ito, makinig kayo ng maigis. Yan ang sabi ko sa inyo ito. Nasa kalagitnaan tayo ng ganitong topic, pero biktima ka. That's right. You see, pinagtatawalan kayo ng Diablo na, sige lang, victims of love, di ba? Pero, biktima kita, akin ka. You see? So, yun yung sinasabi ko eh. Nandun kayo sa ganong kalagayan, young people. Now, ilagay nyo to sa kalagayan na ito. You see, ang kailangan nyo ngayon, yung pagmamahal na mag-aalis sa'yo sa ganyang kalagayan. Kaya gusto ko yung ano yun, Love Lifted Me. That song, Love Lifted Me, is a very great song. Dahil balik tayo sa pundasyon ulit ng tamang totoo at tamang pagmamahal. It is the love of Christ that lifted you out of sin. Kaya nga nag-transform ka eh. Nagkaroon ng transformation eh. And so therefore, if love lifted you out of sin, then therefore, dapat yun din yung mag-aalis sa'yo na sa pagiging biktima mo sa pagmamahal ng mundo. You see, love lifted you out of sin. So anong ginagawa ngayon ng Diyos? Ay ng Diablo. You see, nilifted ka na sa penalty of sin, of course, hindi ka na mababalik niya doon. Nalifted ka na doon dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil gagawin niya na, bibiktimahin ka na lang niya.
by trapping you into worldly love na binasa natin, na ginamit ko sa 1 John chapter 1 verse 15 na binasa mo, love not the world, neither the things that are in the world. For if a man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito yung ginagamit ng Diablo na pagmamahal sa inyo. It's not actually love. You are a victim of lust. Nulit ko. You've never been, because the word love, actually, Sir Dominic, Sir Maki, the word love ay dapat ginagamit yan sa makakatulong sa'yo. Amen. Amen. You see, yan dapat ang fitting ng word na love, eh. Not to destroy you, but to mold you. Amen. Ganun dapat yun. Kaya nga, pag, for example, pag sinabi sa inyo ng parents ninyo ng I love you, you see, makakatulong yun. It's a motivating love, true motivation. You see? Bakit? Hindi mo mawawala yun eh. Kahit magkasala ka. Pero napansin nyo ba, young people, yung worldly love, pag ginamit nila yung word na I love you, may hangganan. Pag may magsabi sa'yo ng I love you, na lalaki, may magsabi sa'yo babae, na I love you, na wala pa kayo sa tamang lugar, magsalitaan ng ganyan, ano nangyayari? You see? May hangganan. Nabubutol din eh. O, ibig sabihin, hindi perfect yun. Because it's not really love. It's lust. You see? So you've never been a victim of love. But the truth is, nilagay lang natin yan dyan kasi yun yung pinapakita sa inyo na Diablo. But you have been a victim of lust. You see? So kita nyo, young people, yan ang maganda na makita ninyo, Team Focus. Lagay nyo sa isipan yan. Lahat ng pagmamahal na meron sa mundong ito, hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan pagmamahal na Diyos. Hindi yan yung pagmamahal na nag-ahon sa iyo sa kasalanan, kundi yan yung pagmamahal. Eh, hindi yan yung pagmamahal na nag-aawon sa iyo sa kasalanan, bagkos yan ay isang, sabi nga ni Sir Maki, dissimulation. You see? Yan yung isang pagmamahal in a false form. In a false appearance. You see? Kaya siya in a false appearance because hindi ka niya naayusin, sisirain ka niyan. Amen. You see? And then, tinan nyo, you have to accept the fact that if you are in that condition, kayong may mga girlfriend, boyfriend, you see, may mga ganyan-ganyan kayo, at yung pagmamahal nyo dito, okay? Amen, amen. At pagmamahal nyo sa technology, pagmamahal nyo sa fashion, pagmamahal nyo sa mga bagay na makamundo, at wala sa Panginoon, you see, sisirahin kayo niyan. So ano ulit ang makakapag-save sa inyo dyan? Kung nandiyan ka ngayon sa ganyang kalagayan, aminin mo na nandiyan ka. Because I know you're there. That's right. Alam mo na nandiyan ka. You see, may manifestation palagi, Sir Maki, Sir Dominic. Eh. May manifestation. Kaya alam mong nandiyan ka. So what you need to do is to get out of it. But you cannot do it by your own. Kailangan mo ulit na muling maranasan ang totoong pagmamahal na nag-aahon sa kasalanan. Amen. Bakit? Ano yun? Yun yung perfect na pagmamahal ng Diyos. 1 John chapter 4, verse number 20. Ang sabi dyan? Punta tayo sa verse number 17. Herein is our love made perfect. You see? That we may have boldness in the day of judgment because as He is, so are we in this world. Napakaliwanag dyan. Verse 18. There is no fear in love. Amen. Kung totoo yung pagmamahal na meron kayo, sinasabi nyo ngayon sa mundo, na meron sa'yo, dapat di ka natakot. Huwag mo itago. Oh, pero kaya mo tinatago, kasi kasalanan yan. Yeah. Amen. Maliwanag. Sabi yan, there is no fear in love, but perfect love casted out fear. Amen. You see, maliwanag sinabi ng Bible, because fear had torment. He that feareth is not made perfect in love. Maliwanag yan. We love Him because He first loved us. Verse 20, if a man say, I love God and hate his brother, sabi ng Bible, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this is the commandment that we have from Him, that he who loveth God, loveth his brother also. Balik tayo sa verse 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. You see, it's the perfect love. Wala ka dapat katatakutan. Yeah. You see, kaya kung sinasabi yan, it's because
Sabi sa verse number 17, herein is our love made perfect. Yep. For you to be out of this misery na pagiging biktima ng pagmamahal ng mundo or worldly lust, what you need to do is the perfect love. You need the perfect love that casted out fear. The perfect love that can save you from or that can take you out away from being a prisoner of the false love. Yung sabi ko nga, young people, hindi kayo matutulungan. Take note, ito lagi namin sinasabi, ginagamit, hindi ka matutulungan kung magpipilit kang paniwalain ang sarili mo sa maling kalagayan. Pag ikaw mismo, niloloko mo yung sarili mo na, okay lang ako, Sir Dom. Okay lang ako, Sir Maki. Hindi naman na okay. Paniniwalain mo yung sarili mo sa isang kasinungalingan. Wala ako sa ganyang kalagayan. Kung wala ka sa ganyang kalagayan, sabi ko nga, Kristiyanong kabataan, paano ko patutunayan? Yun na nga lang, post mo sa social media, sa mga stories, sa mga reels, na meron ka pang worldly people. I'm talking about yung mga pa-K-pop, K-pop. May mga pa-heart-heart pa. Nakuha niyo ba yun? You see? So, ibig sabihin, mahal mo yung ganon. May pagmamahal ka sa ganon. Akalain mo yun? You see? Nagkaroon ka na, na-develop sa iyo yung ganong klaseng pagmamahal in a false appearance. Nandiyan ka na. Pagmamahal mo sa mga artista. You see? O, yung mga sa inyo, mama. Sabi ko nga eh, mas pipiliin nyo bang panoorin sa YouTube or sa YouTube? Mas pipiliin nyo bang panoorin yung mga concert ng mga hinahanga nyo mga singers? You see? Kesa panoorin and replay yung mga episodes na meron tayo. You see? Nang kaya ko sinasabi yan, ilagay nyo sa isipan nyo ito, young people. Again, inuulit ko, put this in mind. Team Focus, listen to this. Magtatapos na tayo dito eh. Another topic tayo this coming March. You see? Now, ang point ko lang dito is, sa pagtatapos natin na ito, natulungan ka ba na mawala sa ganyang kalagayan? Tandaan nyo, hindi kayo matutulungan ng programa unang-una if you're not going to be honest in your condition. Huwag mo lukuhin sarili mo kasi alam naman ng Diyos yung condition mo eh. At alam mo rin sa sarili mo kung kasinungalingan yung pamumuhay mo ngayon. Alam mo yan. You see? Alam mo yan na kailangan mong mawala at alam mo nakakulong ka dito. Hindi mo lang kayang alisin. Alam mo bakit? Natatakot kang mawala because you thought pag nawala itong love ng mundo, wala ka ng kasiyahan. Yeah, that's right. Yan ang pinakakinakatakutan nyo. Pero ang totoo niyan, that's not love. May takot ka eh. Perfect love, nasa Diyos lang. Kailangan mo yan. Yan ang kuhanin mo para iahon ka dyan sa pagiging biktima ng pagmamahal ng mundo at mapunta ka sa tamang direksyon ng pagmamahal. Amen. Yung mapalapit ka sa Diyos. Amen. Last words natin, Josh, sir, mga. Okay. Alright. Team Focus, tingnan natin kung maganda yung sinabi ni Sir Joe, no? At it is one of the best thing na dapat ninyong tandaan. Alam nyo, may nabanggit si Sir Joe kanina, if you are listening carefully, may nabanggit Sir Joe kanina na pinakamahirap sa isang sitwasyon ng biktima, maliban Sir Dominic doon sa tinanggap niya na siya ay biktima, maliban doon. Kapag ang isang biktima, na alam niyang biktima na siya, pero hindi niya inaamin na siya ay biktima. Yeah. Yes, sir. Actually, mas tatanggapin ko pa yung isang taong tinanggap niya na nabiktima siya, kaysa doon sa isang tao na alam niyang biktima na siya, pero hindi niya inaamin na biktima na siya. Amen. Amen. Mas mahirap yun. Kasi alam mo, Sir Dom, ganito yan eh. Yun ay pagpapahayag that you are now a subject or nasa under ka na ng kapangyarihan nung nang bibiktima. Ibig sabihin nun, napapasunod ka noong, tama ba yung word ko, victimizer? May ganun bang word? Tama ba yun? Yung ba tawag doon? Ha? Ha? Brock Lesnar? Iba yun eh. Anyway. Ah, tama, tama. Ha? Ano na? Hindi, yun na yung... Ghost fighter? Ano na yun sa iyo eh. Hindi. Suspect is the... Anyways, yeah, let's proceed dun sa victimizer. Alam ko, it's a thing. Yeah? It's a word, alam ko eh. Okay? So, anyways, yun kasi yun, Sir Dom eh. Kasi, mas maraming nakakalaya kapag tinanggap mo ang sentensya sa'yo. Yes, sir. Diba? Tinan mo, ano, diba pag ito, perfect illustration, okay? Perfect illustration. Sa ating salvation, ano ang unang hakbang?
tanggapin mo na ano, ikaw ay makasalanan. Pag hindi mo tinanggap na ikaw ay makasalanan, abay, mahihirapan at magagalit ka pag sinabing pupunta ka sa impyerno. Yeah. Di ba? Ilipat natin dito sa ating pinag-uusapan. Magtatapos na ang Pebrero. Nakumpleto ang araw, Sir Dom. Ibig sabihin yan, 29 days kang nakakulong. Hindi, sabihin natin ganun. Okay? Sabihin natin nandiyan ka ngayon. Ang pinakamaganda na makita mo ngayon sa pagtatapos ng programang ito, tanggapin mo na na biktima ka. Di ba? Ibig sabihin nun, yun ay pagpapahayag that you are willing to baguhin yung iyong dating lakad. Yung iyong dating way na tinataha. Kasi di ba, ito, napapanood ko lang to minsan, Sir Dom, sa mga drama noon na pinapanood ni Ma'am Lerma. Di ba? Pag may mga nakukulong na bida, kawalalaya, sasabihin, oh, ayan na, huwag ka na babalik dito, ha. Ay, ganun, di ba? Ang bumalik lang talaga na nakulong yung sa Boysen, eh. Di ba? Kasi, bumalik sa ulit, eh. Oh, yun lang yung nakita ko nakulong ulit. Oh. Di ba? Pero paglalabas ng kulungan, wala ka na dapat na makitang deser na gusto mo pang bumalik doon. Bakit? Una, inamin mo na nabiktima ka, nag-serve ka, and then etc. Okay, tapos ka, nakita mo yung sitwasyon mo. Okay? Ngayon, mas maganda pa minsan ang kalagayan ng mga ganun kaysa sa mga taong, young people, I'm talking to you, Team Focus, sa mga kabataan na hindi inaamin na biktima na sila. Delikado yon. Alam nyo kung bakit? Kasi mahirap na habang buhay kang maging biktima. Wala kang kalayaan nun. Yeah. Samantalang maliwanag yung sinasabi ni Sergio kanina that the true love will lift you up. Okay? Kaya nga, ang pinakamaganda, dapat hanapin mo ngayon yung sitwasyon na magiging subject ka noong love na yon. Amen. Kasi kapag naging subject ka noong nang bibiktima, yun ang hahawak sa'yo at magkokontrol sa'yo saan ka man magpunta. At ang mahirap nun, isa sa mga pinaka nagaunang gagawin niya sa'yo, i-instill niya sa utak ninyo bilang isang kabataan na hindi ka biktima, kundi sumusunod ka lang sa uso. Sabi nga natin nung mga nakaraang pinag-uusapan natin dito sa word na conform, di ba? It's not just yung nakisama ka. Pero yung terminology na conform, yung pagsang-ayon mo, yun ay pagpapahayag na biktima ka na. Okay? Now, bakit ko ito sinasabi? Kasi isa lang para mapunta ka doon sa love na magli-lift sa'yo at hindi doon sa love na gagawin kang victim, kailangan kang maging under alinman doon sa dalawa na yun. Kaya nga ngayon, kung noong nakaraang episode natin, pinapili ko rin kayo, papapiliin ko pa rin kayo ngayon. Okay? Aling love ang magiging subject ka? Okay? Kasi maganda yung binanggit ni Sir Jao kanina eh. Yung true love, perfect. Casted out fear. Wala ka nang dapat kakatakutan. Hindi ka tulad ng sinabi ni Sir Dominic, what is your reason why you are following the love, or what is your reason why you are still loving this world and loving the things of this world? Anong mga rason? Una, sabi ni Sir Jao, para hindi ka maiwan. Para makilala ka sa mundo. That's it. That's yun lang naman yung rason eh. But ang tanong, that love na ginamit mo ba is the kind of love na na-lift ka? Saan ba tayo inilift? Sa mga danger. Kaya nga 'di ba, napakaganda nung last part nung last stanza nung kanta na 'yon. Oh, hinihikayat tayong makinig. Souls in what? Danger. 'Di ba? Souls in danger. 'Yun yung first part ng last stanza ng kantang Love Lifted Me. Bakit? Doon pinapakita na dapat mong malaman na maging subject ka ng isang klasing bagay. Ano 'yon? And that is the love of God. Na kung saan yan din ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kapag under ka ng subject ng pagmamahal ng Diyos, ibig sabihin under ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga tinan nyo, in Romans chapter number 13, in verse number 1, unang-una sabi dyan ng Bible, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that are that the powers that be are ordained of God.
pinaka-last part ng verse na yan, ang sabi ng Bible, verse number 14, "But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof." Nabanggit ni Sir Jow, pag minahal mo ang mundo, pag yung love ng mundo ang gagawin, it's not the love per se, but it is the lust of the world. The lust of the things of this world. Yun ang ibibigay sa'yo. Kaya nga, biktima ka eh. Kasi doon ka subject, under ka ng pagmamahal ng mundo na ito. Pero kapag, if you as a soul, bilang isang tao, nagpa-subject ka into the higher power, which is the power of God, ang mangingibabaw at ang magkukontrol sa'yo is the love of God, which is, binasa ni Sir Jow kanina, na yung pagmamahal na yun is a perfect love. Bakit? Perfect love is yung aalisin ka doon sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Yan ang maraming kabataan ngayon, ang maraming beses na ninyo na namimiss. Na maraming beses ninyo na overlook. Kasi ang akala ninyo, kapag nabanggit nga ni Sir Dominic ito kanina, kapag nandudong ka na sa current situation, okay ka na, you're in. Pero ang hindi mo alam, you are conforming to this world. Hindi mo na ngayon, paatras tayo, hindi mo na ngayon nakikita at hindi mo na ngayon minahal yung transformation mo, no, which is sinasabi ni Sir Jow. Bakit? Balik tayo dito sa huli natin pinag-uusapan. Biktima ka pa rin. Bakit ka naging biktima? Kasi nga, under ka pa rin ng power ng mundo na ito. Diba? Ano bang power ng mundo na ito? Ang power ng mundo na ito, tuturuan kang mahalin ang mga bagay sa mundo na ito. Yun lang ang tanging kapangyarihan ng mundo na ito eh. Pero itong pinakamaganda. Merong mas makapangyarihan pa sa power ng mundo na ito. And that is the power of God, which symbolizes the love of God. Di ba? Balik tayo sa ating salvation. Grabe kung isipin nyo ang kasalanan, grabe. Pero ano lang ang pinaka-overcome ng Diyos Ama? It is His love. Di ba? John 3:16, tapos na usapan. That's it. Ano ang mensahe ng John 3:16? The love of God, which symbolizes the power of God. Kasi grabe, Sir Dom, eh. Pag tiningnan mo ang mundo na ito, grabe ang kasalanan. Parang walang makakatalo eh. Di ba? Parang, kaya nga, di ba, minsan bukang bibig na ng mga magulang ninyo kapag sobra na kayo sa kalokohan, ano, may pag-asa pa kaya tong anak ko. Parang sobra na ito. Sobra na tong ginagawa. Kasi kung titingnan lang mata sa mata ng tao, parang yung power ng mundo na ito, parang wala nang katapat. Pero, babalik tayo doon sa pinaka-mas makapangyarihan. Alin yon? Yung pagmamahal ng Diyos. Kaya tatandaan nyo, team focus, ang pinakamagandang makita nyo ngayon is yung current situation ninyo that you are a victim of love. Okay, sabi ko nga sa inyo, mas may pag-asa pa na matatanggap mo na nabiktima ka at naging biktima ka kaysa sa alam mong biktima ka pero hindi mo inaamin na biktima ka. Wordplay. O, di ba? Yan ang pinakamaganda. Kasi mahirap eh, team focus, mahirap kapag nandudong ka sa sitwasyon na alam mong wala ka ng ampera, libre ka pa ng libre. Di ba? Oh, mahirap yun. Mahirap yung sitwasyon na yun. Pakilista na lang. Gusto mo? Kuha ka lang, wala. Oh. Napunta ka pa sa bansang ng jurisdiction dahil nandun. Oh, di ba? Mahirap yung ganun, team focus. Mahirap kapag, eto yan, mahirap pag ikaw ay naging biktima ng pagmamahal ng mundo na ito, alam mo kung anong pinakamahirap? Papagalawin ka ng mundo na ito nang hindi angkop sa iyong katauhan. Ibig sabihin ko, yung hindi ikaw, ia-act mo. Di ba? Yun ang pinakamahirap. Kaya nga hindi ngayon makawala ang young people. Tinan nyo, nabanggit ni Sir Dom, lilipas na lang ito. Papasok na yung tinatawag nilang March Madness. Yeah. Di ba? Papasok na yung buwan ng Marso na kung saan talaga namang eto na. Labasa na lahat. Oh. Di ba? Yan, ipapasok na yun nila ngayon. Pero ang hindi nyo alam, akala nyo nakawala na kayo. Pero ang totoo niyan, biktima pa rin kayo. Kaya nga, ginamit ngayon itong programa natin para ma-realize mo ang totoong kalagayan mo. Ano ngayon ang pinakarason, ang pinakamagiging dahilan para mapiansahan ka, iho at iha? Okay? Para hindi makatakas, makawala talaga.
Bakit? Pagtakas ka lang eh. Di ba? Pag nahuli ka ulit, di ba? Minsan kayo, nagpapahuli na lang kayo eh. Yun yung trip ngayon ng mga kapatid. Pahuli na lang eh. Di ba? O, ang ano ngayon, yung makaalis ka talaga sa sitwasyon mo. Anong pinakamaganda? Yung binasa natin. Okay? Romans 13 verse number 1. Magpa-subject ka into higher power. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng mundo na ito, it's not the high power. Hindi ito. Hindi ito yung nakikita mo. Hindi ito. Hindi ito yung pinaka, wala kasi akong magawa eh. Talagang grabe yung peer pressure. Oops! It's not power, it's pressure. Diba? Ibig sabihin, dadalin ka lang sa dead end mo. Pero kung subject ka ng pagmamahal ng Diyos, wala kang dead end. Kasi kung ang power ng Diyos ay may dead end, sa impyerno lahat tayo pupunta. Eh walang dead end. Diba? Walang dead end. Pag walang dead end, pag-usapan ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit anong sitwasyon mo, pwede kang makaalis dyan. Basta magpa-under ka sa pagmamahal ng Diyos. Kasi ang true love will, sabi nga ni Sir Jao, true love will what? Lift you up. Hindi ka idadrag pababa. Ang mundo, ang pagmamahal ng mundo na ito, idadrag ka pababa. Kaya nga, biktima ka eh. Pero kapag ang pagmamahal ng Diyos ang nangibabaw sa'yo, iaangat ka. Di ba? Di ba? Kaya nga, first stanza says, I was sinking deep in sin. Di ba? Pero anong resulta nun? Love lifted me. Anong klaseng pagmamahal yun? Yung pagmamahal na galing sa Diyos. Kaya nga, ganun na lang yung binabasa ni Sir Jao kanina. Love not the world, neither the things that are in the world. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Again, the goal is to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mangyayari yan kapag ngayon, sa pagtatapos na ito, magpapa-under ka sa isang klase ng pagmamahal na kung saan galing sa Diyos. Because that love will lift you up. Sir Jao. Alam mo siya maganda dyan sa pagtatapos natin. Ang pinakamaganda sa lahat dyan is, ano bang gusto nyo mangyari talaga sa buhay nyo? Amen, amen. Lagi tayo may ganyan na katanungan. Mananatili ka bang biktima? O ikaw ba ay magpapabiktima pa? O ikaw ay tutulong na para makaalis ang ibang kabataan sa pagiging biktima? Yun. Amen, amen. You see? Alam mo, young people, team focus is to this carefully. Kahit sa mga bisita na nanonood, kaya may programa tayo ng ganun para maalis kayo sa kaisipan ng mundo at kung paano nagmumold, hubog, yon. Paano naguhubog ang mundo ng kabataan ngayon. Very ano talaga, Sir Dominic, Sir Maki, very worse na. Kumbaga, worse na talaga at very kumbaga aggressive din ang mundo pagdating sa pagmumold ng maraming young people. Eh. Kasi sabi ko nga, imagine nyo, minsan sabi ko nga, mas matanda pa sa'yo, Sir Dominic. Mas bata pa sa'yo pala. I mean, mas bata pa kay Sir Maki, may asawa na kami. Pero kung titingnan mo, eh, pambira, meron din lang tinatawag na body count. Yeah. Oh. You see, meron ganun ang young people ngayon. You see, teenager pa lang, eh, pambihira. Proud sila dun, sir. Proud. Proud sila dun. Teenager pa lang. Matindi na magmalaki yung lalaki kung nakailang girlfriend siya. Yung babae, nakakalungkot, kababae tao, ganun din. Oh. You see? So, alam nyo, yung sinasabi ko sa inyo, Team Focus, hindi biro itong bagay na to. Seryoso itong bagay na ito, kailangan nyo pagtuunan ng pansin at dapat na i-check nyo na mismo habang may pagkakataon pa kayo ang inyong mga sarili. Maging honest kayo sa inyong sarili. Yun. Kasi alam nyo yan kung biktima ka. Alam mo kung biktima ka pa rin hanggang ngayon at alam mo kung makakawala ka. Alam mo nang makakawala ka eh. Yan ang kaganda. May pag-asa eh. May pag-asa palagi na may ayos mo. Kaya, why waste time? No? Ito, pagtatapos natin. Why waste time? Yeah? Why waste time na ang bawat isa sa inyo ay bakit pa kayo mag-waste ng time ninyo na maming ka na? Na, yeah. Why waste time na maging mamuhay ka pa bilang biktima? Huwag na. Naalala ko, sir, di ba? Pag ano, yun sa mga pinapanood natin na mga police chase, no? Di ba? Yung alam mong victim ka na nung ano, pero takbo ka pa rin ng takbo, no? Baka kapagod yun, di ba? Hanggat maaari, di ba, ang pinakamagandang sitwasyon, yung talagang mas maganda nga, sabi ko nga eh, yung aminin mo na, huwag ka na mag, ano,
Sabi yan, Sir Joe, huwag ka na mag-waste ng time. Yeah. Yeah. Yan yung pinaka-ano natin. Sir Dominic, last encouragement natin sa mga young people. 20 focus. Gusto ko i-connect sana pero nasabi na ni Sir Maki kanina. Sorry. Pero ito yung focus. Tignan ito yung focus ha. Yung pagmamahal ng mundo, instead na, ito na lang, gusto kong unahin yung ano eh. Yung sinasabi nung kinanta namin kanina, yung pagmamahal ng Diyos, ililift ka niyan. Ilalapit ka niyan, kumbaga mas aliwalas ang buhay mo. Pag nandun ka sa pagmamahal ng Diyos, and you know na yung ginagawa mo ay tama. Magiging, tag na ito yung focus, gusto kong sinabi doon na sinabi na verse ni Sir Jao kanina, hindi ka matatakot, wala kang takot, you are iba yung proud na sinasabi ko ha. Kumbaga, maipagmamalaki mo yung pagmamahal ng Diyos. Pangit kasi Team Focus, pag na ang napagmamalaki natin is yung pagmamahal ng mundo. Ano yung Team Focus? Yeah, pinagmamahal right. natin yung kasinungalingan. Yung sabi nga dun sa song kanina eh, sinking in sin, far from the peaceful shore. Malayo ka dun sa kapayapaan. Every move, pakiramdam mo may taong tumitingin sa'yo. Every move, may pakiramdam mo may taong nagme-measure ng bawat galaw mo. Akala mo, kasi bakit ganun ang pakiramdam natin? Kasi alam natin sa sarili natin na mali yung ginagawa natin. Kaya ating focus, dun tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kasi you know, dahil dito sa pinag-usapan natin for the month of February, makikita mo at alam ko na natutunan natin yan, narinig natin dito, na yung pagmamahal na galing sa Diyos, it will lift you up. And of course, pag hindi lang ikaw ang ililift niyan, Team Focus, pati pamilya mo, Team Focus. Pag nakita yan ng magulang mo, pag nakita yan ng kaibigan mo, tignan mo, Team Focus, hindi lang ikaw ang nasa simbahan, hindi lang ikaw ang nasa pagmamahal ng Diyos, pati yung family mo, pati yung mga kaibigan mo. And that is true love. Hindi yung pagmamahal sa cellphone, hindi yung pagmamahal sa fashion, sabi, baka makarinig ka pa kasi ng encouragement sa mundo dito sa ginagawa nating hobby na to, ay hindi nila maintindihan yung enthusiasm natin. Hindi yan Team Focus. That's not true love. Tignan mo nga eh. Diba, ulitin natin sinabi, yung pag nag-focus tayo sa pagmamahal na yan, yung pagmamahal na yan, tinatago natin. Right. Kaya dapat focus tayo dun sa pagmamahal ng Diyos kasi you know, and I know, we know, sa pamagitan ng program natin, of course, sa salita ng Diyos, na yung pagmamahal ng Diyos, it will lift you up. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat. Sir Jao, I hope yung focus may natutunan ko sa program natin yun. Yun, sir. Yeah, and I believe na ang bawat isa po sa inyo ay natulungan po kayo. Amen. Ng ating pinag-uusapan niyan. Team Focus, again, never live a life as victims of this worldly love. Alright, so tingnan natin. Dahil sabi ko nga, every last episode natin for every month, ay dyan tayo makakarinig ng mga dapat na makita natin kung may reflection yung ating mga kapatiran. Yeah. Alright, ang mga nanonood sa atin. Brother Steven and Brother JJ, take it away. Good evening, Team Focus! Team Focus, good evening! Team Focus, good evening! Sa wakas, nagbalik. Yes, nagbalik. Okay na po. Nabuhay muli. Welcome back, Brother JJ. Shoutout sa'yo. Nandito ka na ulit. Okay, okay. Thank you, sir. So, syempre, nasabi nga ni Sir Joe, nagbabalik na naman every last episode of the month. Mag-i-interview tayo. Ayun, mag-i-interview tayo. And syempre. Ako na-una. Mauna ka na. O, sige. At una natin i-interviewin ngayon, walang iba kundi palapakan natin si Brother Hartley. Yo, dito tayo lalayo. Dito tayo sa ano. Dito si Jenny. Dito si Jenny. Hartley na. Okay, Hartley. Okay, so Hartley, simple lang ang ating tanong ngayong gabi. Sa pagtatapos ng ating topic na victims of love, ano yung pinaka nakatama sa iyo na lesson or lessons at paano mo ito i-apply sa iyong buhay? Una po, magpapakilala muna po ako. Pala po si Brother Hartley ulit. Sinabi na nga pangalan. Hartley ka na nga eh. Ayun po ulit. Hartley ka na. Yung topic po natin ngayon is victims of love. At nagpapasalamat po ako na marami po ang natutunan. Isa na po dun is yung sabi nga po na love not the world, neither the things that are in the world. Sa mga tuwid po, alam po yung mga bagay po na dapat di malin sa mundo. Yes. Nagpapasalamat po ako. Hindi po ako isa sa mga nagmamahal sa mundo. Wow, amen, amen. Sabi nga po, kahit po Tagalog po tayo, hindi po, pwede pa rin po tayo mapasok ng Diablo. Pwede pa rin po tayo maging biktima. Kaya kung magpapabiktima po kayo,
mahuhuli po kayo. Ayan po. Ipapasalamat po ako. Hindi po kasi sa naging biktima ng pagmamahal po ngayong February. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na may natutunan po sa programa na ito. Maraming salamat po kay Sir Jow, kay Sir Dom, kay Sir Maki. At i-apply ko po ito sa pamamagitan po na natutunan ko. At pag-pray niyo po ako na hindi po maging biktima sa pagmamahal ng mundo po. Ayun lang po. To God be the glory. Amen! Amen. Maraming salamat kay Brother Hartley. Shoutout mo naman. Shoutout mo saan galing grupo. Sinong leader mo? Ako po ay galing sa grupo ng Courageous David. Yes! At sino yung leader mo? At ang leader ko po ay Sir Jericho. At amen, Sir Jericho! Greg Sam. Ayan. Kahit wala po si Sir Greg Sam dito, ma-shoutout pa rin po. At sa mga kagrupo po dyan, Courageous David, patuloy po tayong magsubaybay, sumabaybay sa programa ng Team Focus Staying Alive. Yun po, maraming salamat. Yun lang po. Amen! Maraming salamat, Brother Hartley. Palapakan natin si Brother Hartley. Napakaganda na sinabi niya sa iyo. Thank you, thank you. Yung sabi niya, kung magpapabiktima, mahuli. Na hindi siya mahuli na pag-ibig ng yan, mundo. Amen! Okay, maraming salamat kay Brother Hartley. At syempre, kung meron tayo dito sa actual, meron din tayo sa online. Yes. Siyempre sa online. Sa internet. Siyempre, makikita natin sila sa Google Meet. Sa Google Meet. Okay, yan, tignan amen natin sila. At meron na akong napili kasi nag-send pa siya ng ano sa ano. Tawagin na natin, hindi na tayo magtatagal. Yan. Tawagin natin si Sister Ashley. Yan. Nasaan ka na, Sister Ashley? Yan. Sister. Nawala. Nawala nga sila. Ayan. Lipat tayo doon sa station nila, Ma'am Jennifer Quinones. Amen! Habang inaatay natin Sister Ashley. Nawala yata. Okay. So, ayan. Magandang gabi po sa inyo. At may salamang din akong katanungan sa inyo katulad ng sinabi ni Brother JJ. Ay, ano yung natutunan nyo? I-share nyo naman kung ano yung natutunan nyo sa buong topic natin itong February. And ano yung plano nyo sa mga natutunan nyo? Paano nyo ito i-a-apply? Okay. Okay po. Ako nga po pala si Sister Hanelin hanggang sa area ng his family po. Pero nga po sabi po ni Sir John, ang kailangan mo na pagmamahal na mag-aalis ka sa lagay ng kalagayan sa pagdating sa pagmamahal ng dulo. Bilang isang kabataan po, biktima rin po ako ng isang victim of love. Noong January po ay may nagsisag po sa akin, ganyan, at agad po namang putong pinag na yan. At ayun na nga po, classmate ko po yun. Pero nung ano po, bumalik po ako ng Thursday po. First day po niyo na February. Ayan po. Ay yung program po natin, yung Victim of Love. Ayan po. Ayan nga po, so naging victim po ako ng pagmamahal. At yung nalaman ko po niyo na nadonate ng ano, namulat po ako na mati po yung ginagawa. At bilang ko ba ito, at sa pagiging isang buksima ng pagmamahal ng isyo po. At huwag po nating hayaan na mabiktima po tayo ng pagmamahal ng mundo. Matagal na po akong Kristiyano, bata pa lang po ako, sinusundo na po ako ng ati din, and nakasama na rin po ako sa juniors, nag-juniors din po ako. Yung Diablo po At huwag po kayaan na
mag-eksima po tayo ng pagmamahal ng mundo. At yun lang po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa ikaw. Salamat po sa pag-asa na salamat sa pag-asa na pwede pa po akong maayos sa tulong Diyos. At ayun lang po. Amen, amen. Amen, amen. Maraming maraming salamat po kay Sister Hanilin. Wow, sa amen. Station nila. Amen. Sister Jennifer, maraming salamat. Napakaganda nung sinabi niya at paalala niya sa mga young people. Yeah. Na wag tayo magpapabiktima sa pagmamahal ng mundo. Sa pagmamahal ng mundo. Napakaganda. Dahil siya na mismo nagsabi, di ba sir? Nasabi niya nga. Namulat daw yung mata niya. January, di ba? January, yes, sabi niya eh. Oh, di ba? Kasi yun, sabi ko nga, baka New Year's resolution nila yun. Magbabago. Wow. New Year's resolution na January, dapat meron na akong boyfriend. Uy. So maraming salamat at nawa kayo mga young people na ano ay matuto kayo matuto na tayo sa mga testimony nila. Right. Okay. So sir, paabo lang gusto ko lang i-shout out yung mga right, sino ba nagana? Sabi ng habulin mo. Hindi. Si shout out sir yung mga bisita na nakatin ngayong gabi na. Okay. Meron tayong mga marami tayong mga bisita. Yes. Shout out mula dito sa area and station ng Makati Central, kila Sister Chanel, ay meron tayong dalawang first-time visitors. Amen. Si Raven Concepcion, yeah. Si Jacob Bilbao. And ganun din mula Bilbao. Sa state. Bilbao yan, di ba? Sige, Bilbao. Bilbao. Okay na, Bilbao. Okay na, Bilbao. Ganun din sa station. Bilbao. Sa station ng Pasay West, dyan sa station ng Sister Benice, ay si Aliana Cosas, si Archie Lopena, si Princess Segovia, and si Ashley Morales. Benis? Di ba dito yung Benis? Yes. Hindi, iba yun. Yung si Benis, sir. Benis yun kasi. Oh, okay. At meron din tayong first-time visitor na kasama ni Sister Florella. At ito ay si Kyler and si Chloe. Yan, at meron din tayo sa South Border. Meron tayong dalawa. Siyempre, hindi kayo nakawala. Ay, hindi pala. Meron. Amen, sir. Amen. Alam ko na dyan yun sila sa ano eh, Herbie. Wala palang pangalan sila. Wala sila dyan. Pero may dalawa silang bisita yes, dyan sir. Eh. At ganun din naman ang Central East Station. Meron silang dalawang first-time visitors. Ayan, ito si, ewan ko kung isa lang to eh. Kasi dalawa sila nag-send. And si John Paul Enquiso and ganun din si Luigi Danoy. Welcome po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga first-time visitors natin na nakating ngayon. Amen. And I hope na may natutunan kayo sa mga testimony nila at sa topic natin sa gabi. Amen. Amen. O muli, paki-enlarge nga natin ulit yung ano, sa Google Meet. Gusto ko lang kita yung mga kasamaan natin na nandiyan dyan. Yeah. May shoutout ako, sir, sa, ano, sa area namin. Yan, sige. Yan. Shoutout kayla, ano, sa Google Meet yan. Nandiyan sa sila Nash. At sila Rain, sila... Anong station? Kay Micah. Nandiyan dyan ba? Ayan. Yan. Kaila Nash, kaila Rain, kaila Angeline, at kaila Marian. Duog, sabog. yan. Shout out sa inyo. And of course, doon din sa bahay nila Nash, nandun sila Ashley, si Ma'am Joanne, at ganoon din sila Erich. At sila Angeline, sila Ali, at si Eliza. At ewan ko si Jade kung nakauwi na kasi sabi pa uwi pa lang daw. Meron nasa FB Live. Sir, meron pa tayo, sir. Yan, sige. Mula sa Pasig Station, kila Sir Rene. Yeah. May bisita si dyan. Si Stria Guerrero. Nasa Facebook po. Alam ko na dito sila eh. Yes, sir. Nasa FB ata. Nasa FB sila. Shoutout din dyan sa mga kasama ni Brother, ano, sa area namin, sa South Border Station. Yan, nandiyan dyan sila. Station ni Rochibet ni Brother Jay. Yan. May bisita rin po dyan. May bisita. Pakitayin nyo nga yung bisita doon. Nawala, natanggal. Yan. May bisita. Yan. Kumakaway. CCTV ata yan, sir. Yan. CCTV ata yan. CCTV ata yung gamit na camera. Yan. Ito na. So shout out ka na. Sige na. Teka lang. Sino Brother Jay. Yan. Brother Jay. Yan. Sa mga kasama ninyo. Zoop. And of course, may dalawang bisita dyan kila ano eh. Wala yung hairmate dyan. Wala. Ito na, isa-shoutout ka na si Matmat. Kanina pa nang atasin sa kamay. Kanina pa sumakaw si Matmat. Matmat, ayan na. Ikaw na, Mat. Shoutout na kita, Mat. Sisingiling ko tatay mo. Hindi mo sa tatay. Sisingiling ko tatay mo, Matmat. Shoutout sa Cagayan Mission. Yan. Alam ko, siya dyan din sa Ramos. Andiyan din, alam ko, may kasama tayo sa Ramos eh. Meron. Sila Sardinio.
Yan. Ay, hindi. Tanggalin mo na lang ulit. Tanggalin mo yan. May bago, may kasama silang iba eh. Ayun, sa likod. Oo, mas interesado ako nung nasa likod nyo kaysa kayong dalawa sa harap. Kaya pala lakas ang lino nung camera. May satellite sa likod. Mas interesado ako dun sa dalawang nasa likod. Alright. Thank you, Brother Nino. And sino ba yung mga nandiyan natin? Wala sa missions, wala na. Alright, anyways, again, kaway-kaway lahat na nasa Google Meet crowd natin. Yan, kaway kay lahat. Thank you for the joining us. Thank you for being with us. And I believe that this will be a great help para sa inyo. Yan. Alright, so muli sa lahat ng mga nakasubaybay po sa amin sa Facebook Live. Maraming salamat. Thank you for being with us. And do not miss the next topic na meron tayo for this coming March. Amen. Tandaan niya, people, don't be a victim of the worldly love. Amen. Alright, Sir Maggie. Maraming salamat sa inyo lahat at magkita-kita tayo sa abangan ninyo yung susunod na episode natin. And that is that will be next month na. Okay. Kasi bukas. Friday? March na. Uno na bukas. Uno ng buwan ng Marso. Alright, so we will see you there. And sa lahat ng nakapakinig ng buong episode natin ngayong February, take it seriously. Man. And once again, don't be a victim of love of this world. Alright, muli maraming salamat sa inyong pagsubaybay. See you on the next new episodes ng programa natin, Staying Alive! God bless you all. Have a blessed Thursday evening. Peace! Thank you, sir. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Love is number one. Thank you, Paul. Arigato. Thank you, Paul. I could count my blessings and name them one by one. I'd write a book so everyone could read. I'll start each line with glory and end with praise the Lord. I'll tell how Jesus fills my every need. I'll tell the world that Jesus saved me. He saved my soul. I'll tell the world He sent me free and made me whole. Yes, if I could count my blessings and name them one by one, I'll tell the world what Jesus is to me. If I could speak like angels and have a million years on earth to talk about my Savior's love, when time for me has ended and Jesus calls me home, I still must declare in heaven above. I'll tell the world that Jesus saved me, He saved my soul. I'll tell the world He set me free and made me whole. Yes, if I could count my blessings and name them one by one, I'll tell the world what Jesus is to me. I'll tell the world that Jesus saved me, He saved my soul. I'll tell the world He set me free and made me whole. If I could count my blessings and name them one by one, I'll tell the world what Jesus is to me. If I could count my blessings and name them one by one, I'll tell the world what Jesus is to me. I'll tell the world what Jesus is to me. To me, what it is to me.